And welcome back to my channel. This is Vincent Pleasure. Okay, today pag-usapan natin kung bakit nga ba or why does my subscriber count is changing or dropping. So nawawala yung mga subscribers natin, natatanggalan tayo parang spaghetti pababa and pababa. Okay, yung katanungan natin is why does my subscriber count is changing or dropping? This is based sa community guidelines and policies ni YouTube. Yeah, so importante nung. So mabilis lamang po ito para ma-share ko sa inyo ang mga dapat nyong malaman. Okay, so ayan, meron tayong tatlong dahilan bakit nawawala o pabago-bago yung subscriber count natin, especially kung tayo po ay mga small YouTuber. Okay? So generally, nagkakaroon po ng fluctuation sa ating subscriber count, especially sa YouTube studio. So napansin nyo, this past few days, bigla na lang pabago-bago siya. Babalik, angat, babalik, bababa, bababa, hanggang mawalan kayo ng 20, 10 subscribers, 30 subscribers. Okay? So ito yung mga dahilan. Okay, number one, viewers are subscribing and unsubscribing to your channel. So kung meron nagsasubscribe, may chance din na mag-unsubscribe sila sa inyo. Okay? From the start, magsasubscribe sila at pag hindi na sila natuwa sa channel nyo, okay, at na hindi natin na-meet yung expectation nila, normally yung mga subscribers natin ay nag-a-unsubscribe sa ating channel. Second, okay, tinatanggal ni YouTube, sabi niya, we have removed spam subscribers, okay, from your channel. Okay? So magkakaroon naman po ng alert sa YouTube Studio. So meron pala tayo mga spam subscribers. Okay? So ano ba tong mga spam subscribers? So ayan, let's check it. Based doon sa community guidelines and policies ni YouTube. Okay. Ayan. So ito yung mga dahilan o paano sinasabi na spammy subscribers. Sabi ni YouTube, okay, removing closed accounts and spammy subscribers. First, yung spam subscribers, yeah, subscribers gained through artificial means. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng subscribers at siya kinonsider ni YouTube as spam because siya nakuha mo sa artificial means, pandaraya. Such as purchasing subscribers through a third-party service. This is what I was talking about in my previous tutorials na kapag gumamit ka ng third-party services, okay, meron yan, mga application, merong nagbebenta sa internet na you will gain subscribers by paying them. So, yan po ay spammy subscribers yan. At pag yan po ay na-detect ni YouTube, they will remove your spammy subscribers. Then secondly, sabi nga yung closed accounts. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Ano ba yung mga closed accounts? Okay, balik tayo doon. Third, okay, we have removed closed accounts. So, tinatanggal ni YouTube yung mga closed accounts sa ating mga channel. Okay? The affected accounts were either closed by the user or terminated by YouTube due to policy violation. So, bakit nga ba tinatanggal mismo? So, si YouTube mismo nagtatanggal. Aside from closed accounts, meron din tinatanggal si YouTube. It's because of an active accounts policy. So, yung sinasabi niya na violation ng YouTube policy, which is pag inactive na yung account niyo, automatic tatanggalin yan ni YouTube. Okay, paano ba natin malalaman how to qualify natin yung inactive accounts? Okay, paano ba mako-consider na inactive yung account mo and then YouTube will remove your account from the platform? First, not logging into the site for at least 6 months. Kung 6 months ka na pong hindi nagla-log in sa yung account, automatic po yan ay considered as an active account. So, tatanggalin niya ni YouTube. Kaya, nababawasan din. Ano? So, kung meron kang sinubscribe ng mga channel, then, mababawasan sila once na you are removed from YouTube. Second, never having uploaded video content. Okay, there are instances na mayroong mga nag-create ng YouTube channel and after a certain period of, ano, like months, ay hindi na sila nag-upload ng YouTube or
wala man lang in-upload na video kay YouTube. Wala silang ka-content. So one of these example ay yung mga ninjas and angels natin. Okay? So meron kasi tayo para makapag-like tayo and subscribe to other channels ay nagkikreate yung mga viewers ng kanilang account sa YouTube but they don't upload video. So ito yung example niyan. Kapag wala kang in-upload na video for a certain period of time, tatanggalin ni YouTube yung channel mo. Okay? Then the third and last one, not actively partaking and watching or commenting on videos or channels. Meron ka nga channel, okay? Pero hindi ka nga nagko-comment, hindi ka nanonood ng mga video, okay, na sinubscribe mo, at hindi ka na rin, yun nga, hindi ka na umatin ng live stream, hindi ka nakikipag-party, so walang activity. In short, wala kang interaction. So, tatanggalin ni YouTube yung channel mo. So, yung tanda natin, 3 reason bakit ko-considered as inactive account yung iyong channel, then tatanggalin yan ni YouTube. So, those are the 3 reasons why our subscriber count keeps changing and dropping at napapansin natin yan. So, hopefully, meron kayong natutunan sa ating topic for today at wag na kayong magagalit sa mga kaibigan nyo kasi normally, yan po yung reason bakit natatanggalan tayo ng ating subscriber or bananas. Okay? This is Vincent Fletcher and thank you for watching.